Walang takot na inakusahan ni Presidential Aspirant Vice President Jejomar Binay ang kanyang mga kalaban sa politika na umano'y nagpasimuno ng naglalabas ang mga aligasyong korupsyon laban sa kanya. Paniniwala ni Binay na inuungkat ang natural mga aligasyon dahil papanapit na ang second presidential debate na gaganapin naman sa Cebu. Hindi na pinangalanan pa ni Binay ang mga kalaban nito sa politika, sabay question sa timing ng paglabas ng mga negatibong komento laban sa kanya. Kampante naman si Binay na hindi papatulan ng taong bayan ang naturang mga aligasyon. Kung sakaling manalong Pangulo ng Pilipinas si Senator Grace Poe, may tatlong department head itong tatanggalin. At isa sa mga ito na tinutukoy ni Poe ay walang iba kundi ang DOTC Secretary Joseph Emilio Abad. Dahil sa issue nito sa DOTC or sa MRT, samantala may naisip na ang senadora na ilang cabinet members ang gusto niyang maluklok sa pwesto. Sa labas ng bansa, pinag-aaralan na ng bansang Japan ang pagsampa ng kaso sa Permanent Court of Arbitration may kaugnayan sa pagguhukay umano ng China sa pinag-aagawang isla sa East China Sea. Kasama niya mga kabrigada ay sa mga mababatas na kung babaliwalain ng China ang kanyang imbitasyon ay mapipilitan umano silang idulog sa International Tribunal ang naturang usapin, partikular na ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Sabi ni Yoshiaki Harada, ang lider ng partido sa Resources Development sa East China, na inireklamo ang China at ngayon ay pinaghahanda na nila ang magiging argumento sa arbitration court. Kinilala bilang pinakamasayahin ng mga tao sa buong mundo ang bansang Denmark. Nahigitan pa lang Denmark ang dating number one post na si Daryl. Base sa listahan ng Sustainable Development Solutions Network o SDSN at ang The Earth Institute sa Columbia University, nabatid na kasama sa top 10 ang Madagascar, Tanzania, Liberia, Guinea, Rwanda, Benin, Afghanistan, Togo, Syria at Burundi. Samantala nasa ika-82 na pwesto ngayon ang Pilipinas kung saan noong nakaraang taon ay nasa ika-90 ang pwesto nito. Umalis kahapon lang ng bansa ang nagkakaibigang James Reid at Nadine Lustre para sa kanilang world tour sa Doha, Dubai, London at Milan. Bago sila umalis ng bansa, nag-shooting muna sila para sa proyekto nilang This Time. Babalik ang dalawa sa huling linggo ng Marso mula sa concert sa Europe at Middle East. Ngunit alis din agad ang dalawa dahil kukunan din nila ang This Time sa ibang bansa. Napag-alaman na may sorpresa si James sa nobya pagdating sa Europe. Ayon sa dalaga, excited siya sa sorpresa ng boyfriend. Hindi niya ito kinukulit at hinihintay na lang ang kaganapan. Europa. Ayan, nagdadalawang isip na ngayon mga kabrigada si Sarangani Congressman at People's Champ Manny Pacquiao na mag-retire sa boxing pagkatapos ng laban nito sa April 9 kay Timothy Bradley. Ayon sa isang panayam, hindi niya tatanggihan ang pagkakataong muling lumaban. Dagdag dito na mahirap daw kasi talikuran ang pagbuboxing sa kanyang buhay. Pero magbibigay lamang umano siya ng pinala desisyon pagkatapos ng rubber match. Gayun din ang magiging resulta ng kanyang planong pagtakbo sa senatorial race. Yan. Good luck. Alright mga kabrigada, sa tuloy-tuloy pa rin mainit na usapin, pag-usapan naman natin ang mga hugot text ng ating mga hugot line texter, kasama na of course ang hugot king si Brigada Tony Khan Balyeke. Rana ni, oh yeah, Tony nga i-check di arana ang atong hugot segment. Narito na ang time para sa hugot. Ipakita mo na Brigada Pati ang ating katanungan. Iyan, mga kahataw, okay lang ba na sagutin ko ang first love ko kahit isang taon na ang nakakalipas matapos namatay ang husband ko? Jenny po ng barangay San Isidro at may isang anak. Ang aking advice sa iyo, Jenny, ganito. Go ahead. Sagutin mo na yung first love mo. Wala naman ako nakikitang problema tungkol dyan. 1 year pa lang after na namatay ang husband mo. Anong problema doon kung 1 year pa lang? Ang importante, mahal mo siya at mahal ka niya. Siguro maiintindihan ng late husband mo kung sakaling magmahal ka muli.
at ang mamahalin mo muli, this time, yung first love mo. Mas maganda, di ba? At maiintindihan niya na kailangan mo ng katuwang sa buhay, lalo na't may anak ka. Offer it to the Lord. Magdasal ka na sana itong first love mo, pag sinagot mo, siya ang magbibigay ng kaligayahan sa puso mo. Good luck sa'yo, Jenny. Alright? Brigada June, Brigada Lila, take it away. Inyo na. Alright, thank you very much, Brigada Attorney Khan, ang atong Hugot King. Of course, maraming salamat din dyan sa 89.5 Brigada News FM sa other side, mga kabrigada. Mm-hmm. Ang aking point naman, Brigada Jenny, sa ating Hugot Line Texter, may sa pag-ibig, may tinatawag minsan na destiny at soulmate. Ayun! Yan, naniniwala ako dyan, mga kabrigada, ha? Kaya, sa ngayon, wala namang impediment sa iyo para pumasok sa panibagong relasyon. Dahil sabi mo nga, pumanaw ng iyong asawa. At ngayon, andyan pa rin yung masugid mong ex na talagang masugid at hindi bumibitaw ng kanyang commitment sa iyo. So wala akong nakikitang impediments o bawal para ikaw ay pumasok sa panibagong relasyon. At pangalawa, yung nirarasyonalas niyang Brigada Leila, na baka pinagtagpo talaga sila ng tadhana. Yung cosmic world ay nagkakasundo talaga para magtagpo kayo. Yan. So with that, Brigada Attorney Khan, ganun din ang payo ko sa iyo. Go ahead and live life. Yan, siguro, Brigada Jenny. Ayan, oo. Sabi nga nila, life is for the living. Kaya ayan, dapat you have to enjoy life. It doesn't mean naman na namatay na yung partner mo, end na rin for you na maging maligayo o piliing maging maligaya sa buhay mo. Pero eto lang ha, kung eto yan ay provided na kaya mong sagupain or kaya mong you stand your ground, dahil marami talagang magchichismis, pwedeng maraming tataas ang kilay dahil sasabihin na, aba, 1 year pa nga lang namatay yung kanyang husband, babalik na, meron siyang bago agad-agad, ganun lang. Hindi ba naman pwede niyang respetuhin muna ng mga ilang taon yung kamatayan ng husband niya kung love niya talaga ganun-ganun. So yan, kung kaya mo. Ito lang ha, you ask yourself kung ready ka na ba talaga. Siyempre, it doesn't mean na mahal ka ng tao, nililigawan ka, first love mo siya, i-love mo pa rin siya ng ganun. I mean, what will be your purpose na papasok ka sa relationship na yan? Para lang ba may kasama ka or ano? I mean, pag-isipan mo, what would be your reason na papasok ka ulit sa relationship o sasagutin mo siya at papasok ka sa isang relationship? Handa ka na ba? I mean, how do you see your husband right now? Yung ex-husband, yung namatay mo na husband, yung bang parang is he part of a good memory na? O medyo, are you still grieving over him? Ayan, so pag-isipan mo muna bago ka papasok into another relationship. It's not because a lot of people would consider it parang a taboo na kaagad magkakaroon, you go into a relationship, another relationship, pagkamatay ng husband mo a year after. It's because dapat pag-isipan mo kung handa ka ba emotionally, pati psychologically, handa ka bang makipagsama sa isang tao na you could give your better self to this person and you're not anymore grieving over the loss of your husband. Because wala namang nasabi doon na you still love this first love mo. Then siguro, mahalaga din siguro, dahil na-mention niya na meron siyang anak, kung pwede nang makausap yung anak, no? Mabigyan niya siguro ng konsiderasyon kung ano man ang pananaw din ng anak. Mm-mm. Dahil of course, kung ano man ang desisyon mo, Brigada Jenny, maapektuhan din yung anak mo. Ayan, totoo yan. Dahil meron nga pala silang isang anak, correct. Kailangan nating isipin ang lahat ng pwedeng maapektuhan ng ating desisyon. Pero syempre, kasama yung anak mo, pero first of all, yourself. Ano ba talaga ang rason mo? Bakit ka papasok? Bakit mo siya sasagutin? Ayan. At handa ka na ba? Go! Good luck! Enjoy your life. Ayan. Miss Dexter. Jenny. Okay. Eto, mga kahataw. Doon na baka mo'y mga gustong isguta na ito. Labi na ka ng mga pangutana about love life. Ayan. Syempre, you can just search sa Facebook, Morning Hataw. Mag-post po kayo doon or you can text us at 0919-355-3544. At syempre, we would like to invite you guys to like our Facebook fan page, that is Morning Hataw. At syempre, we also have our replay for the issues or for the segments that you've missed sa Morning Hataw. Nasa YouTube po kami. Ayan, syempre mga kabrigada, more healthy activities pa kasama si Brigada Jessa Liduna at ang syempre, ang tuloy-tuloy na Zumba natin dyan, mga Zumba legends. Brigada Jessa, go!
Yun naman, Sir June Adelaide, thank you so much for that. At eto na, pinawisan aking kilikili, aking ulo, at eto na tanan. Oh, syempre mga kabrigada, eto ha, kung pinawisan kayo sa cardio exercise natin earlier. Aba, eto, masagrabing pawis pa ang lalabas sa ating katawan. And maganda yan, syempre. Syempre today mga kabrigada, kasama ko ang team leader ng Zumba Legends, none other than Miss Babes Ferulin. Hello, good morning. And good morning po. Sige, good morning. Po. Greet po naman ma'am si ating mga kabrigada out there. Good morning mga kabrigada. And I'm Babes Ferulin, the team leader of the Legends Instructors. So we are having the men at work on Saturday. That will be at Veranza, okay. 5:30 in the morning. So kaya ngayon, we have the men here right at the back. Oo, for you to teach the title of the song is Daddy. So may I introduce the instructors here with me? Here is Dennis. The other one is Carlo, Jay, Albert, and then Sian. Wow, ayan. So napaka lalaki, nakakalalaki ang araw natin ngayon, di ba, Mamsi? Oo. So syempre, Mamsi, ano ba? Kasi marami sa mga daddies natin dyan, super busy sa work, wala nang time sa kanilang pamilya. Pero ito, magandang bonding to, di ba? Especially ngayong summer. Yes, actually, ang Zumba kasi hindi lang naman siya pambabae. Kaya that's why we encourage lahat ng mga kalalakihan, kung pwede, sumayaw din kayo, magsusumba din kayo anywhere. Sa mga malls, na free naman yun siya, walang bayad. So, you jam with us on Saturday together with our guest instructors from Manila, okay. Davao, and of course, we have representatives in Gensan. Wow. Ito yun sila. Yes naman. Yan. Syempre, mother, ang iba sa ating mga kalalaki, ang mga fathers out there na nahihiya kasi nga, ito nga, parang kaliwa ang paa, parehong kanan. Oo, ano ba yung dapat taglayin or ito, i-develop sa kanilang sarili? Actually, tanggalin yung hiya. Ayan, yun naman. Tanggalin yung hiya. Actually, yung sinasabi nila, ay puro kasi kaliwa ang paa ko, mga babes. So, hindi na kailangan yun. You don't have to be a dancer para mag-zumba. Ayan, perfect. At syempre, eto naman talking about the outfit ng mga nagzuzumba. Kasi ma'am, super hayag kayo, no? Hayag lagi, no? Super mahal din siguro ng presyo niyan. Actually, there are mga sale naman sa mga online, okay. Na you just click thezumba.com. Makikita nyo doon ang mga outfit. Actually, minsan, tag 800 na lang yung top and then the bottom is 1,600. Wow. The shoes sometimes from 8,000, magsisale siya down to 4,000, parang okay. Ganon. So malaki. How about the ukay? Is it okay for you? Actually, outfit is not necessary as long as you wear rubber shoes. Then stretchable pants, as long as you're comfortable with yun. Your clothes, okay na yun siya. Ayan, so mga kabrigada, daddies, start na kayo mag-ukay today kasi nga, eto, on Saturday, ma'am, si meron silang activity para lamang sa inyo. Oo. So, and again, these instructors are not only doing Zumba, but they are also going to the gym para magiging toned din sila. So, right after this dance, we will show you another routine that is Zumba Sentao. A combination of cardio and toning. Ayan, toning. Ano ba yung meaning ng toning na yan, ma'am? Toning is, kasi kung puro cardio tayo, di ba, magsasagi yung skin. Correct. Yung katawan natin. So, all we have to do to maintain that the body will be toned up. So, okay. Kailangan natin ng toning. But bago ang lahat, syempre stretching muna. Oo po, na hindi sa stretching actually is done right after the workout. I see. So, yung kinagiwain natin before is una stretching, tapos ito na execute, and then wala na stretching after. Actually, it starts with the warm-up, warm then up. The cardio, then the pre-cool-down, cool-down, then stretching. Ayan, perfect. So, thank you so much, ma'am babes, sa iyong tips, syempre, sa ating mga daddies out there. At ito naman, punta tayo sa ating routine. Pwede ba? Yes, okay. Ayan, sige. So, ano po ba dapat step, gawin? May I introduce to you our main instructor for this morning, Dennis. Morning. So, what will be the first step? Our first step is you stomp your feet. Dito, ayan. Stomp. Four times. And then you sway your hands. Okay, may ganyan. Sige. And you pop from the front. Pump it to the front. Yes. Pump it to the front. Very easy. And let's then do it to the on other the other side. Alright. Four times. Sway again. Sway. And then pump to the front. Okay? Ang cute.
masundan yan siya, I'm sure. Masusundan yan ng mga kalalakihan. Oo, daddy, tayo ka na dyan. Oh, syempre. Sige na, mag-invite kayo mamaya. Ha? Yes, of course. Okay. sige po, ulit-ulit so, na natin. So, can we have the music now para makasayaw na natin mga daddies or na men? Yes, mga kabrigado. Once again, there you have it, the Zumba Legends. I feel nice, you look nice. 널 보자마자 나 아무나 땡자봤어. Don't think twice, 이미 게임 끝났어. You be my curry, I'll be your rice. My name is PS1, 한국말로 박재상. 너의 아 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고 파. 오빠 달리 나 꽉 붙잡아 언니 야. 나는 아 아름다운 나가 C의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수 get it. 밤이 아까워 turn up louder. 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. Talk dirty to me.
get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Sa kayong dapat abangan dito lamang sa Extra Extra Special na Morning Hatam!